Yo, what's up mga Kayo Cubs? Magandang gabi po muli sa inyong lahat. At syempre narito po muli ang inyong lingkod, Master Lekim. At welcome back po dito sa ating Master Lekim TV. Bago po simulat ng ating video ngayong gabi mga Bayang Karista, make sure na dapat nakalike na tayo at nakasubscribe. Pakihit na rin po yung notification bell or bell icon para maging updated kayo sa mga susunod ko pa po upload na video. At ngayong gabi mga Bayang Karista, meron lamang ako maikiling video para po sa mga kabayong dapat nating abangan ngayong linggo na sana ay matapat na tihado at sana ay makachamba rin po ng tihado, pero iba na tingin ko mga bebenta na rin po. Mga meron na to na tingin ko nag-aabang lang ng tamang chef, wala na pag nag-aabang sila ng mga no bearing race, talagang maaari nyo isama to mga Bayang Karista. At I hope na sana magustuhan nyo. At syempre kung may hawak kayong ball pin at papel dyan maaari nyo din po ito ilista para po matandaan nyo pagkating ng takbuhan. Na syempre hindi ko na rin po papatagalin agad dyan at pupuntaan na natin agad yung Bayang Karista patapos lamang yung ating maikling intro. Kaya let's go mga Kayo Cubs. Yeah, came in 17. At yun, gaya nga po na nabanggit ko kayo sa ating intro mga Bayang Karista, meron ako mga iilang kabayong nasipat na at meron na tingin ko sana makadihado to. May ilang kabayo ako nailista dito, kaya kung may hawak nga po kayong ballpen, maaaring yung lista para makatandaan nyo kung sakaling makikita nyo to sa lineup ngayong darating na linggo na to mga Bayang Karista. At I hope na sana makadihado tayo. At ako po pala humihingi sa inyo ng paumanhin at pasensya kung hindi natapat yung ating mga giyan nitong linggo. Alam ko parang 3 out of 13 lang po hinakuha natin. Talagang mahirap naging karera nitong linggo mga Bayang Karista. Kaya ako po humihingi sa inyo ng paumanhin at pasensya talaga. At sana po this week makabawi po ako sa inyo. Makasipat tayo ng mga magandang one for the day at long shot po. Siyempre mga Bayang Karista natin dyan at kayo Cubs na nag-aabang din po na ating mga yummy dividends na pangdihado. Kaya sana po makabawi ako sa inyo pagpaumanhin po muli at maraming salamat mga Bayang Karista. Kaya ito, simulan ko na ating mga dapat abangang kabayo. Ito, start na tayo dito kay Angel's Crown na nasa maidens 3-year-old maiden race. Ito mga Bayang Karista, abangan nyo to pag 1400 yung distansya at pag medyo magaang ng konti yung laban, kumbaga wala akong malaki makikita mga outstanding dun sa laban ng nila, kumbaga yung walang mga heavy favorite na magagaling kung sila lang po yung maglalaban-laban din pwedeng makachamba to, tingin ko nag-aabang lang ng tamang tempo to, timbang-timbang lang, dumating itong pang-apat, tas last time parang pang-apat din siya, tingin ko ginagalawan na, sa 1400 meters tingin ko baka manalo na to, kaya ba Bayang Karista, abangan nyo na to, si Angel's Crown. Ganun din to mga Bayang Karista, si Heroes of Caloocan na to, natatandaan nyo. Natarsera to doon, kinaiikot lang, medyo napakaganda ng tinakbo nito. 1200 pa yung kalera nun, siguro kung 1400 baka nakachamba. Kaya tingin ko pwede na rin makalong shot to, makapagpayami dividends to. Ito kabayan to na si Heroes of Caloocan. Ganun din yung kanto sa kalera nila na si Lights Out. Ito naman pang 1200 na distansya, medyo nasabay lang talaga sa area, niiikot lang to. Kaya tingin ko medyo naubos to nung kalera. Pero pag ito nakachempo ng walang ganong matulin at nakaporma sa unan to, nakabuo ng kwarto, sa tingin ko makakadihado itong kabayon si Lights Out. Ito pa isang napansin ko nakaraan, Flare Buttons, medyo magaling lang yung mga nakalaban talaga, pero sinusubok-subok ko na. Alam ko naman dati yung magaling itong kabayon na to pwedeng iuna to, pwedeng isunod lang mga Bayang Karista, tapos medyo pinahinga. Pero last time dumating na itong pang-apat at doon sa kanan nila El Mundo, tingin ko medyo bumabalik na yung buti ni kabayo, kaya I hope pwede na natin isama to si Flare Buttons. Mount Amandiwing, ito mga Bayang Karista, baka nyo to. Bago tinago to noon, natitimbang na ng tarsera to. At parang anong pagkakatanda ko, na segunda pa to. Derimating kabayo po ito. Kaso tumakbo po to last time, 1,000 meter. Kaya medyo tingin ko hindi ginalawan. Pero kung tatakbo ng mga 1,400 meters, rating base 5 na rin po baka makachamba tong kabayo na to. Na si Mount Amandiwing, ito noon pa meron to. Pinahinga lang. Advocacy, ito. Tarsera to noong sa karera na isang araw doon sa karera nila. Ano, yung nanalong Princess Serena. Medyo maganda tinatakbo ito sa 1,000 meter Napansin ko ito pag 1,000 meter yung karera, maganda yung tinatakbo. Pero pag mahaba, medyo na, ano siya, yung nabubugaw ng alis. Pero siguro baka 1,000 meter makachamba itong kabayo ito si Advocacy.
dazzling gab ito, Bayang Karisa. Galing nga po ng 2-year old maiden, alam niyo naman po eh. Nakasegundo to last time kay Masunagad, long shot. O medyo nagkapalit sila ng pwesto nung karera, baka ito nanalo nun eh. Medyo rapadpad kasi sa labas to si Dazzling Gab. Pero maganda yung tinakbo nito nung nakaraan sa 2-year old maiden. Gaya nga po nang nabanggit ko nung sa aking video na medyo hindi po ginalawan. Dahil po magagaling yung mga nakalaban nila na sila Bea Bell, tsaka talagang sila Bill Jordan. Pero I hope po sila ulit maglalaban. Tingin ko makakachamba to or makakagraduate na itong kabayong si Dazzling Gab. Eye in the Sky, ito sinubukan din to. Talagang magaling din yung nakakalaban sa Bawani. Pero nakita nyo naman po, napakatagal ng bandera sa unaan. I hope this week tumakbo to. Pero tingin ko eh, mayayamado na rin. Dahil nga po sa tinakbo nito, pinakitang tuloy nito doon sa laban nila ni Sabawani. Medyo talagang sobra lang si Sabawani nung karera, mga Bayang Karista, kaya talagang hindi niya pwedeng ma-upset eh, kasi alam niyo naman Sabawani ang kalaban po nun, sila Bombay Knights tsaka sila Sensi Spirit. Golden Sunrise, ito laging timbangan tong kabayan na to. Tingin ko mga Bayang Karista nag-aabang lang ng tamang tiyempo, pwedeng iuna, pwedeng parimatiin. Pero ang napansin ko yung takbo niya ngayon, nagiging diremalin ulit eh, kasi kay Pabs nun puro nasa harapan to eh. Ngayon kay Mark Alvarez, nairimati na siya. Last time nasigundo to kay Sir William, eh, tapos nakahapon nata, or isang araw na, tarsera din to. Kaya tingin ko, konting tiyempo lang, eh, baka makachama tong si Golden Sunrise. Ganon din tong kabayan na to, si Golden Charger, mukhang bumalik na yung buti nito, matagal kasing nawala ito, pero ang ganda ng tinakbo nito kay JT Say last time, ha? Segunda to kay Nals 23, halos dikit lang. Nauna pa nga po siyang rumimati kay Nals 23 nung karera na yun kasi tabing bali yung dinaanan. Tsaka tingin ko medyo napatakbo ng maayos si JT Say next time. Tingin ko pwede na rin mayamado or bumenta o sana madihado po or maka long shot. Itong kabayan na to na si Golden Charger. Last time ito si Cristiano, sinubukan na rin ito nisang araw kina Happy Maggie. Medyo malalakas na talaga yung kalaban niya nun, sila Victorious Passion. Pero next time tingin ko eh, makakachambo na ito, medyo sagad na rin sa grupo to si Cristiano. Tsaka madalas nakakadihadod po yung kwadra nito eh. Eto magandang abangan nyo mga Bayang Karisa, itong kabayan na ito. Kahit malakas yung laban, pwedeng makalong shot. Asik-asik pulse ito. Last time, tarsera to ng last race noon. At hindi ko lang matandaan kung sino yung nakalaban nyo ng last race eh. Eh dito kina ano, best offer, tarsera sa noon. Alam nyo naman to kabayan to, pag magaling yung kalaban, matulis rumimati to eh. Natalo to noon kay Gaelic Flavor kasi sa loob dumaan, kasi itong kabayan to magaling to pag nasa labas na pwesto. Kaya anytime pwedeng makadihado to. Kung natatandaan nyo, nakadihado na rin to noon na si Asik Pauls. Say Chels, eto medyo mabilis lang yung naging pacing ng karera ng Linggo. Hindi ka agad nakasabay, nakapweso ng maaga. Pero tingin ko, mga ilang takbo pa, tingin ko mananalo na itong kabayo ito kasi galing din sa mahabang pahinga ito. Tsaka mataas din yung grupo ito dati itong kabayo ito, si Seychelles. Eyes on Sunrise, ito Bayang Karisa. Medyo nabigla ako dito kahapon. Natarsera ito doon sa karera nila Irish. Medyo malakas yung grupo na ipuesto ng maaga ni Jomer. Tingin ko next week, kung sakaling medyo gagaang ng konti yung laban nito, pwedeng makaporma ito, Bayang Karisa. May angking tulin sa unang ito, tsaka kung di ko nagkakamali, ito yung naka-upset dun sa kabayong Golden 8 nung karera. Itong nakaraang buwan, outstanding si Golden 8, ito po yung nanalo si Eyes on Sunrise. Kaya dapat yun na rin abangan yung kabayan na yan. Medyo tingin ko meron na lang na pag nakaporma sa unahan. At yun po mga Bayang Kalerista at ang ating mga kayokabs. At tapos ito ating maikiling video na ating mga dapat abangang kabayo. Ngayong linggo po ito sa mga susunod pa nating karera. Baka po kasi iba rito, hindi malaylap din po this week. Pero I hope sana malay na para masipat natin, makachamba, malay niyo po eh. Matapat at makadihado tayo mga Bayang Kalerista. At sana po eh, nagustuhan nyo nga po ito. At iilan lamang po sa mga napansin ko at next video eh. Baka gumawa pa po ulit ako by next week kung sakali may mga makikita pa po ako na mga magagandang pangdihado. Ngayon po, alam niyo naman po, sunod-sunod na yung ating mga stakes races na daparating ngayong buwan po ng bare months eh. Sana, pabigyan ko rin po kayo ng mga magagandang giya, analysis at mga sipat po ng mga dihado para po makatulong sa inyong diskarte at pananaya. Maraming salamat po sa inyong sandaling oras ng pagtambay ngayong gabi na to dito sa ating YouTube channel. At bago po ako matapos sa ating video mga Bayang Kansa, pasalamatan ko lang po pala si Sir Dennis at kay Ma'am Sheila Kibuya ng Cresta OTV. Maraming salamat po sa bigay niyo sa aking diary, Sir Dennis. God bless po sa inyo. Shoutout ko rin pala si Ariel Maranac ng Iams OTV. Ganoon na rin kay Teller Jobit dyan sa Iams OTV. Shoutout sa inyo. Yung mga Bayang Karisa dyan, sila Sir Orly Success, Boss Oyi Pitong, Paring Bon, Kagawad Oka at Boss Jero. Shoutout sa inyo dyan sa Iams OTV. Kina-shoutout ko rin yung mga Bayang Karisa dyan sa Boss OTV Malabon, kina Revy Crisostomo, Taylor Wang, Mike Santiago, Mike Buntan,
Daniel at kay Edric Villanueva. Shout out po sa inyo at magandang gabi. Sana po makabawi tayo ngayong pong linggo na to. At syempre, makakalimutan ko pa ba yung aking mga always followers at nakamasugid na taga-subaybay dyan sa ating YouTube channel. Babatiin ko na rin po. Admit na rin naman tayo. Shout out nga po pala kay Sir Roderick Camacho, Momo Shen, Victor Bueno Jr., Marlo Resurrection, Virgilio Ramos Jr., Jordan Palma, Manuel Tandes, Jr. Cabrera, Arnaldo Lubrico, Edgardo Ramos, Eduardo Pulido, Second Monsod ng Tondo, Alexander Binuya, Glenn Santa Maria, shout out sa inyo. Ganun din kay Lester Vera and GC, shout out sa inyo. Kay Louie Labay, kay Sargento Almario Agustin, shout out po sa inyo. Ganun na rin kay Roger Soriano, Ronnie Baun, at kay Sir Ronald Buenaventura. Shout out po sa inyo at sana po ay makabawi ako sa inyo ngayong linggo na to. At ako'y humihingi talaga ng sorry at paumanhin sa mga hindi natapat nating giyan na itong nagdaang linggo. At yun po mga bayang karis at ating mga kayokabs, makilak na lamang sa susunod ko pong upload na video. Ito po ang inyong lingkod, Master Nicky, manasasabi po sa inyo na magandang gabi po sa inyo lahat. Stay safe everyone. God bless mga kayokabs.